Makakatulong siguro sa gagawing tests bukas kung magpapati-virginize muna ako bago pupunta doon. Ayon kasi sa doktor, mahihirapan daw ako mga nakapag hindi ako nagpa-divirginize. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istory mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kasalukuyan. 10 million? 10 million? 10 million? Anong gagawin ko sa 10 million? OMG! Hindi pa rin makapaniwala si Kara na mapapayag niya si Mr. Gonzales na bayaran siya ng ganong kalaking halaga. Imagine, 10 million? Oh my! Magbubuntis lang siya tapos magiging milyonarya na siya. Parang excited na yata siyang mabuntis agad para mapasakamay niya na ang 10 milyong pera. Parang ang gaan bigla ng kanyang pakiramdam. Kabaligtaran ang nararamdaman niya kanina papunta pa lang sa opisina ni Mr. Gonzales. Parang biglang nawala ang mga bigat na daladala niya sa dibdib. Bigat na mga problema kung paano niya susolusyonan. Ngayon, it's all gone. She'll become a millionaire. Ate, pahingi naman ng 200 do. Sabi ng istorbong kapatid niya na si Yuri sa pagde-daydreaming niya. Nakahiga siya sa isang mahabang upuan sa kanilang maliit na sala. Pagka-uwi galing sa opisina ni Ronnie ay hindi na siya nakarating sa kwarto niya dahil dumiretso siyang humiga sa upuan at ipinagpatuloy ang pagdi-daydreaming. Ate! Ate! Tawag ni Yuri sa kanya na hindi siya sumagot. Nababaliw na yata siya. Ano ba? Bakit mo naman kailangan ng 200? Ang laki niya na! Tanong niya sa kapatid. Hindi naman siya naiinis dahil pakiramdam niya ay bariya lang naman ang hinihingi nito. Wow! Iba pala kapag maraming pera. Ganun ang tingin sa 200. Parang nananaginip na naman sa isip si Kara. Nakapikit pa ang mga mata habang iniisip ang mga iyon nang biglang tumunog ang cellphone niya. Unknown number ito. Sino kaya to? Hindi naman siya nagdalawang isip na sagutin yon dahil baka customer niya iyon. Hello? Sino to? Bungad-bati niya sa kabilang linya. I will pick you up tomorrow morning at 9 o'clock. Boses ng lalaking pamilyar sa kanya. Ronnie? Ronnie? I mean Mr. Gonzales? Paniguradong tanong niya. Yes. Maiksing sagot nito. Bakit po? I mean about peto sa work ko? Mag-uumpisa na ba ako agad bukas? Parang nauutal na sabi niya. Ewan ba niya? Pero bigla siyang kinabahan. Ano pa nga ba? Sigurado ka bang handa ka na sa gagawin mo? Mukhang kinakabahan ka yata. Simpleng tanong nito na nagtanggal sa kaba niya at napalitan ng pagkapahiya. Gosh, ganun ba kahalata ang boses niyang kinakabahan? Nako, hindi sir ah. Tanggi niya. Okay, see you tomorrow then. Wait, sandali. Ano? Sir, pwede ho bang huwag mo na akong sunduin? Nakakahiya eh. Ako na lang ang pupunta sa inyo. Suwesyon niya kay Ronnie na pumayag naman kaagad. Ayaw niya makita si Ronnie sa lugar nila at baka machismis na naman siya. Isa pa, ayaw niyang tatanungin siya lalo ng nanay niya. Ayaw niyang malaman nito ang ginagawa niya. Saka na siya gagawa ng istorya rito kapag mawawala na siya ng ilang buwan. Alright, see you in my office before 9 then. Okay, sir. Maikling sagot niya. Bago pa siya na goodbye, pinatay na nito ang tawag. Abat, walang modo ang amo mo, Kara. Ang sarap sa pakin, sa isip-isip niya. Nanggigigil siya sa pagpatay agad ng tawag dito. Kalma, Kara. Kailangan mong habaan ang iyong pasensya para sa lalaking ang taas ng tingin sa sarili. Isipin mo na lang ang 10 milyon. Paalala niya sa sarili. Alas 7:30 pa lamang ay handang-handa na si Kara na pumunta sa napag-usapang tagpuan nila ni Mr. Gonzales kahapon. Pagkatapos makapagpaalam sa nanay niya ay umalis na siya sakay ng jeep papunta sa opisina ng lalaki. Nakarating naman siya kaagad sa gusali ng lalaki ng mabilis at maayos. Himala, walang traffic eh. Maaga pa naman. 10 minuto bago mag alas 9, tamang-tama at hindi pa siya late.
Dumiretso na siya sa opisina nito at naabutan niya ang sekretarya nito na nag-aayos ng gamit sa ibabaw ng mesa nito. "Good morning. Andiyan na ba si Mr. Gonzales?" Tanong agad niya sa sekretarya na itinigil ang ginagawa at hinarap siya. "May appointment ka ba kay Mr. Gonzales, ma'am?" Tanong nito sabay kuha sa notebook niya na nasa ibabaw ng mesa. "Yes, pwede pakisabi, andito na ako. Sabihin mo si Kara." Hindi na ito nagsalita at inangat ang auditibo ng telepono at kinonekta sa opisina ng amo. "Sir, andito na po si Miss Kara sa labas." "Okay, sir." Pagkatapos makausap ang amo ay ibinaba na nito ang telepono. Tumayo ito at pinasunod siya. Kumatok muna ito at saka dahan-dahang binuksan ang pintuan at pinapasok siya. Nang makapasok na siya ay sinara na nito ang pintuan at bumalik sa pwesto nito. Pagkapasok niya ay naabutan niya pang may kausap ang lalaki sa cellphone nito. Nakatalikod ito sa kanya habang nakaharap sa labas ng salaming bintana na halos kita naman ang buong syudad. Nilingon lang siya saglit nito at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap nito sa kung sino sa cellphone. Nagkaroon naman siya ng pagkakataong pag-aralan ang kabuuan nito. Hindi naman maitatangging isa itong Adonis na pinapanta siya ng mga kababaihan. Nasa 6 na talampakan o mas mataas pa ang tangkad nito. Ang katawan na may suot na abuhing long sleeves na tamang-tama lang ang pagkakadikit nito sa katawan ay hindi maitatago ang mamasel-masel nitong braso at tiyan. Halatang alaga ang katawan nito sa gym. Hindi siya makapaniwala na makakakilala siya ng lalaking ganito kagwapo. Kadalasan kasi sa mga mayayaman na hindi nakikipaghalubilo sa mga mahihirap, their lives are just moving around within their elite circle of friends. Or makikita niyo lang sila sa mga pamamayamang ding lugar. Imagine, magkakaroon siya ng anak na ang ama ay isang napakayaman at napakagwapong lalaki. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari sa buhay niya. Curious pa rin siya kung bakit siyang napili nito. Hindi siya makapaniwala sa rason nito. Dahil wala daw siyang gusto rito? E paano naman kaya na siguro ng lalaki na wala siyang gusto rito? Sa gwapo ba naman ito? Sino ba naman kaya hindi magkakagusto rito? "Don?" Boses ni Ronnie ang pumutol sa isip niya. "Don?" Naguguluhang tanong niya rito. "Don, checking my body?" Hindi nakangiting sabi nito habang lumapit sa mesa nito at umupo. Nagpangapot naman ang kilay niya sa narinig. Kunyari, hindi niya nakuha ang sinabi nito. Hindi naman ito nagsalita pa. Maya-maya ay tumayo ito at kinuha ang cellphone sa lamesa. "Ready? Let's go!" Ayan ito at nagpatiyon ang naglakad sa may pintuan. "Eh, saan nga ba tayo pupunta? Nakalimutan kong sinabi mo kahapon." Tanong at paumanhin pa niya. Medyo nahihiya pa siya dahil sigurado siyang sinabi nito kahapon kung saan sila pupunta ngayon. "We are going to meet our doctor and then I'll show you your place." Sagot nito sa tanong niya habang ang mga mata ay nasa daan. Hindi man lamang siya nilingon nito. "My place?" Nagugulang tanong niya. "Yes, your place. A place where you can stay habang ginagawa ang trabaho mo. Ayaw mo naman sigurong sa bahay ninyo ka pa rin titira, diba? Ano na lang sasabihin ng nanay mo?" "Ay, hindi ah. Ayoko. Hanapan mo ko ng matitirhan." Pakiusap niya rito. "Iyan nga sinasabi ko, diba? You already have a place to stay, kaya wala ka ng ibang alalahanin." Paliwanag pa nito. Hindi nagtagal ay huminto sila sa isang car park sa isang condominium. Binuksan niya ang pinto at bumaba na rin. Of course, hindi niya nahihintay yung pagbubuksan pa siya. Sino ba naman siya para pagbuksan ito? Nauna na itong naglakad at sumunod naman siya. Huminto ito sa tapat ng elevator at pinindot nito ang paakyat na button. Pumasok naman agad sila pagkabukas nito. Pinindot nito ang number 8. Tahimik lang sila habang umaakyat ng elevator. Nakayuko lamang siya. Ayaw kasi niyang salubungin ang tinig ni Ronnie. Magkaharap pa naman sila. Sino ba naman na hindi makakaramdam ng awkwardness sa posisyon nila? Maya-maya ay huminto na ang elevator at narinig niyang pag-click ng pintuan. Nauna na siyang lumabas pagkabukas nito. Binagala naman niya ang paglalakad upang paunahin si Ronnie. Hindi kasi niya alam kung saan sila pupunta. Nauna naman na ito at sumunod na lang siya.
Uminto sila sa isang pintuan na may numerong 5021. May binuksan itong maliit na parang box, tapos may pinindot na mga numbers. Parang code siguro yon, dahil pagkatapos i-enter, ay binuksan na nito ang pintuan. This will be your place until you give birth. Wika nito at binuksan ng kaunti ang nakatabing na kortina upang makita ang labas. Maganda. Pinagala niya ang kanyang paningin. May queen-size bed, may katamtamang laking living room, may magandang kusina, may wardrobe, may 52 inches na TV, may refrigerator, at kompleto yata sa gamit ang kwartong to. Like it? Tanong ni Ronnie sa kanya na ikinalingon niya. Ngayon ay nakaupo na ito sa upuan. Lumakad naman siya palapit sa may salaming dingding kung saan ay malaya niyang makita ang paligid sa labas. But there's a possibility that you don't qualify for the job if the test says you are not fit to do the job. Well, you know, I trust my doctors. They know better. Seryosong saad nito na nakatingin sa kanya. Medyo nanlumo naman siya sa narinig. Kung alam lang niya na ganito ang mangyayari sa kanya, eh di sana ay noon pa nagpabuntis na siya. Ay, sayang talaga ang 10 milyon. Bumuntong hininga na lang siya. Makakatulong siguro sa gagawing test bukas kung magpapadivirginize muna ako bago pupunta doon. Kailangan ko nang umalis. Hindi na nakapag-isip ng matino si Kara. Desperado na talaga siya. Ayon kasi sa doktor, mahihirapan daw akong manganak kapag hindi ako na-divirginize. Lalampasan sana niya si Ronnie, ngunit maagap nitong nahawakan ng kamay niya. Pumiksi siya, ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito. Napangiti siya rito na nangungunot ang noo. Ano bang problema ng isang to? Don't you ever dare do what's in your mind. Matigas na sabi nito na tumayo na at pinantayan ang tayo niya. Maniwala ka sa akin, makakatulong yon. Halos magkanda utal-utal na sabi niya. Para kasing nakakatakot ang matulis na titig nito sa kanya. Kung desperado ka na talaga, hindi mo na kailangan bumalik doon sa ibang lalaki para magpa-divirginize. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bigla siyang kinabahan. Well, mas maganda pa rin kung ang surrogate mother ng anak ko ay wala pang ibang lalaki na kagalaw. Kung iyan lang naman ang habol mo, then you can have me. Let's do it. Prangkang suwesyon ni Ronnie. Parang hindi naman siya makapaniwala sa narinig. Oo nga naman. Pwede din naman ito, pero hindi pa rin siya makapaniwala na isasuggest nito iyon. Bigla tuloy siyang kinabahan. Umayos ito ng tayo at dahan-dahang inilapit ang mukha sa kanya habang ang isang kamay ay bahagyang humahaplos sa pisngi niya. Napaatras naman siya. Para kasi siyang nakuryente nang dumapo ang palad nito sa balat niya. Ah, wait, Mr. Gonzales. Nakakabigla ka naman. Masyadong mabilis. Parang gustong manginig ang labi niya habang nagsasalita. Nakakastress naman to. Hindi pa pala siya handa sa mga ganitong usapan. Usapan nga lang ba? Mukhang handa ng isa buhay ni Ronnie yun ha. Ah, well, madali lang naman akong kausap kung ayaw mo. Pero once na malaman kong nakipagtali ka sa ibang lalaki during this process, huwag mo nang aasahan na matutuloy pang trabaho mo, Miss Marquez. Maliwanag? Seryoso ang banta nito sa kanya. Napalunok naman siya habang titig na titig sa bumubuka nitong mga labi na sobrang lapit sa kanya. Bigla yata siyang nakaramdam ng panghihinayang na hindi matutuloy ang offer nito at ito na lang ang ipapalit niya sa lalaking magdi-divirginize sa kanya. Teka, sino ba naman kasi nagsabing ayaw niya? Ito na lang kaya? At least sobrang hot at gwapo pa ng lalaki makakauna sa kanya. Tapos, ito pang magbibigay sa kanya ng trabaho. Kaya hindi naman siguro masama kung isecure niya ng slot para makuha ang trabaho, diba? Biglang lumakas ang kaba niya sa naisip. Parang bigla yata siyang lalagnatin sa naisip. Akmang lalayo na ito sa kanya, tatalikod na, nang biglang hinila niya ang lalaki paharap at siniil niya ito ng halik. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Saan kaya hahantong ang halik na ito? Matutuloy pa kaya ang pagiging surrogate mother ni Kara? O di kaya ay mabubuntis siya ni Ronnie naturally kung sakaling may mangyari man sa kanila?
Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istory mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.